Hi, beautiful people. Magandang araw sa inyo. Ito na naman po ako. Please, subscribe, like, and comment. At pakipindot na rin po yung notification bell para po ma-update kayo sa mga susunod kong video or vlog. Meron pa ako siya shoutout. Si Mr. Joel Ibanez, Mr. Romel Lee na San Gabriel, Santa Maria, Bulacan. Shoutout po dyan yung mga magmamanok dyan. At saka po si Kael Stark. At saka po si Jason Calda ng Leyte. At saka po si Mr. Alan Aquino, Mr. Keanu James. At saka po si Mr. Hill and Sons Game Farm. Ito po yung tanong ni Mr. Romel Lee. Good PM Idol. Taga Santa Maria, Bulacan po ako. Shout out sa mga taga San Gabriel, Santa Maria, Bulacan. Totoo po ba ang four-way crosses ay hindi magandang battle cross? Dahil may posibilidad daw pong kumalas sa laban. Bala ko mag-breed ng four-way, pero ang gagawin ko ay 1/2, 1/4, and 1/8, and 1/8. Ito ay materialismo sa totoo lang. Wag mo munang isipin yung pedigree ng materialismo. Dahil materialist, dahil gagawin mo materialist to eh. Basta ang lagi iisipin mo rito ay half and half. Half father, half mother. Ang pinakamagandang gawin mo dito, i-breed mo muna sila, ang binibigyan ng pedigree ay yung magiging anak nila. Kung tawagin sa English ay offspring, alam mo naman yun eh. Ang pinakamagaling sa battle cross, inuulit ko sa mga nakikinig sa akin dito, ay 3/4 sa cock side at 3/4 sa hen side. Para maging cocker ka. Ngayon, kung gusto mo maging breeder ka naman, ay paabuti mo na 7/8 hanggang 50/16. Dalawang bagay kasi ang gagawin mo. Meron kang panlaban at meron kang gagawing materyales. Yung 7/8 na tinatawag, yun yung line breeding. Kinukuha mo yung dugo ng ama at dugo ng nanay. Okay? Sana nasagot na kita. Si Mr. Kyle Stark naman. Thank you. This year, makakabuo na ako ng 3/4 to 1/4 na linyada ko using my Dimper 5K Swerte. Ako, napakagaling ito. Broodcock hoping for the best result. Good luck sa breeding mo, sa mga papalabasin mo ngayon. Mr. Keanu James. Sana magpanaloto yung mga gagawin mong 3/4 to 1/4 na to this year. Good luck sa'yo. Si Mr. Keanu James naman. Napanood ko yung about kay breeder Joe Laureño. Bah, okay ito ah. Separate yung family ng lemon at gray niya para ma-preserve daw niya. Para ma-preserve daw niya na i-cross niya yung dalawang pamilya na mag-nick. Daw, sabi ni Sergio, example, 3/4 lemon, 1/4 sweater, cross sa 3/4 gray, 1/4 roundhead, or 7/8 cross sa 7/8. Ito, binasa ko lang ito para nalalaman nyo kung paano gumawa ng isang linyada. Sampulin po natin si Mr. Joe Laureño. Ito yung ginagawa niya rito. Gumagawa siya ng isang strain. Tapos sa kanya ikinocross sa mga blended din. Tulad dito, sinasabi niya 3/4 to 1/4, 3/4 to 1/4, 7/8 cross sa 7/8. Ang ibig sabihin, hinahanap niya rito kung saan magaling yung mga naging anak ng mga ibinibreed niya. Binibigyan niya, hinahanap niya yung pedigree. Kaya napaka-importante po kasi ng pedigree sa isang breeder ng manok. Kasi nga ho, ito ang basihan kung saan sila lumalabas na magaling.
Ito, itinuturo ko sa inyo tungkol sa mga pedigree. Ito nga ho, yung sinasabi sa akin ni you know, yung message sa akin ni Keanu James na ginagawa ni Mr. Joe Loreño. Eh, yun nga ho, yung mga 3-4-1-4, kinocross niya sa 3-4-1-4 din, tapos 7-8 or 7-8, kinocross din niya para maging pure blend ang ibig sabihin. Sana naiintindihan yung tinuturo ko sa inyo o pinapaliwanag ko sa inyo na ganito ang paggawa ng sariling linyada. Maraming salamat sa comment, Mr. Keanu James. Ito naman po yung tanong ni Mr. Hill and Sons Game Farm. Idol, paano mag-back to father and back to mother? Tapos yung mga anak nila sa cock at sa hen, ipaparis ko, okay lang pa bang material? Okay. Ang pagbalik ng father side ay kukunin mo yung, this year, nag-breed ka. Ang anak nila ang tawag ay 50-50 this year. Next year, yung anak na babae ay ibabalik mo doon sa tatay at magiging 3-4 cockside, 1-4 na henside. Yung stag, ibabalik mo doon sa nanay, magiging 3-4 henside, 1-4 na cockside. Ngayon, kung pwedeng gawing material, depende yan sa outcome ng magiging anak. Kung mag-click sa 3-4-1-4, diyan ka mag-line breeding. Pero kung hahabulin mo yung dugo ng materials mo, paabutin mo miski hanggang 7-8. Ngayon, sabi mo sa akin, yung 7-8, medyo malaki pa, paabutin mo ng 50-16, 132, or 164, hanggang 6th generation. Yung sinasabi kong 7-8-1-8 hanggang 3rd generation, in short period of time, ay makukuha mo na rin yung dugo ng original mo. Dahil tatanda yung original na inahin mo, kaya tayo nagbabalik, baka manakaw, mamatay yung isa, eh hindi ka nakagawa, eh sayang. Okay? At ito pa isang tanong mo. Sir, pati naman condition ng mixture. Okay. Yung condition ng mixture na yung nasa block ko, kung walang available sa market, ito na lang ang gawin mo. Okay. 1 kilong speed, 1 kilong hagibis, yung royal concentrate, yung maraming green peas, at saka 1 kilong crack corn, at saka 1 kilong old growth. Yung paghaluin mo na lang yung apat. May sarili ka ng timpla ng patoka, walang hiya katawan niya, bumbuo yan. Tapos kung wala kang makikita ang pellet na sinasabi ko sa aking vlog, kasi ang bili yan talaga niya sa Progressive Poultry Supply sa Quezon City. Doon kasi kami nabili eh. Doon kasi kompleto. Yun nga, yung mga sinasabi mo sa akin, yung available, yun nga, 1 kilong speed, yung Royal Concentrate, yung Hagibis, ang hahanapin mo sa local na concentrate, yung maraming green peas. Tapos haluan mo ng crack corn, tapos haluan mo ng old growth, mga 1 kilo, 50-50, ganyan. Yun, tingnan mo na lang, okay na yun. Ngayon, ito pa isang tanong mo, akala ko white hackle ang pinakamatapang, ang pinakamatibay na bloodline ay ang sinasabi kong regular gray. Ang regular gray kasi ay 3 family ng gray. Ito ang low gray, Sweater McGuinness Gray at Plain Head Map Gray. 3 family. Yan ang family, yan ang composition ng regular gray na green leg, ng mga green leg or yellow leg, yan ang malabas. Okay. Tungkol naman sa nagkukondisyon ka at tinatanong mo sa kondisyon, bibigyan ko kayo ng tip. Dr. Blues, ito 21 days, kumuha kayo ng ballpen at sasabihin ko sa inyo, ito naman yung worldwide eh. Okay, day 1,
For 21 days to ha, Dr. Blues. Ibigyan pa kayo ng bonus. So, 1.5 cc Aminoplex injection. Pag kayo nagturok ng Aminoplex, o magpurga, magturo kayo ng Aminoplex, samahan nyo na rin ng antibiotic. Magbigay din kayo ng antibiotic. Pag kayo nagpurga, nagturok, o maghahanda na kayo sa pagkukondisyon, siyempre pupurgahin nyo yan, magtuturok na kayo ng 1.5 cc Aminoplex, samahan nyo na rin ng tawag dito, antibiotic. Okay. Yan ang first day. Skip kayo ng 2-3 days. Papasok tayo sa day 4. Magbibigay na kayo ng 1 Carbotec capsule plus 1 Super Omitol. Yan po sa day 4. Day 5, ganun na naman ho. 1 Carbotec capsule plus 1 Super Omitol. Day 6, ganun na naman po. 1 Carbotec plus 1 Super Omitol. Day 7, 1 Carbotec plus 1 Super Omitol. Day 8, 1.5 cc Aminoplex plus Carbotec, plus Carbotec capsule plus Super Omitol. Day 9, 1 Carbotec plus 1 Super Omitol. Day 10, 1 Carbotec plus Super Omitol. Day 11, mag-i-inject kayo ng B15 1/4 cc ng B15 plus 1 Carbotec plus Super Omitol. Day 12, inject ulit ng B15 1/4 cc plus 1 Carbotec plus Super Omitol. Day 13, magsaksak ulit kayo na 1/4 cc B15 plus 1 Carbotec plus Super Omitol. Ngayon, skip kayo ng 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ngayon, yung 21, magsaksak kayo ng 1/4 cc ng Aminoplex sa gabi plus 1 Carbotec sa gabi din. Yun lang, ito ho ay worldwide. Ito ang latest na paggamit ngayon ng Dr. Blues. Kasi yung akin ho ay yung old school na nag-uumpisa ako sa 8 days hanggang 18 days. Yun ho yung aking style po sa Aminoplex, yung old school style. Yun po yung ginagamit ko. Ito po yung latest na sinasabi ko. Sana po, maraming nakakuha ng tip nito. Kumuha kayo ng ballpen at lapis, tandaan nyo to. Ito po ay 421 days conditioning ng Dr. Blues. Ito naman po yung worldwide. Hindi naman lulihim to. O, maraming salamat po sa inyo. Sana po, marami kayong nakuha tip sa aking vlog na to. Please don't forget to subscribe, like, and comment. Maraming salamat po. Hindi kayo magsisisi na mag-subscribe sa akin dito. Maraming salamat po sa inyo.